kami dito sa pambansang almusal. Chef, ano naman ang iyong ituturo sa amin for today? Okay, ang recipe natin ngayon, homestyle burger. Wow. So, para doon sa mga pwedeng pambaon ng mga bata, ayan, diba? Sa mga office, di ba? Oo, pwedeng-pwede. Yan, napakadaling gawin ba to, chef? Madaling-madali lang, paghahalu-haluin lang natin. Okay. Okay, so ingredients natin, syempre, ground beef. Okay. Yan. Tapos, lagyan natin ng onion, red onion. Wow. Yan. Mas maganda kasi pag ikaw yung gumagawa ng mga pagkain, di ba? Mas maganda talaga. Mas napipili mo yung mga ingredients na ilalagay mo. Yeah, instead of buying talaga yung mga patty na available na sa supermarket, iba to kasi nakikita mo talaga from scratch, ikaw ang gumawa. Oo, saka walang preservative, di ba? Correct! Okay, so binder lalagay natin, breadcrumbs. Para hindi siya madurog, flour. So, ang ginawa natin, 1 kilo na ground beef, 1/4 cup ng breadcrumbs and 1/8 cup ng flour, all-purpose flour. Okay. Tapos isang egg. Yan. Tapos lagyan natin ng butter. Ito 'yung magpapasarap din. Talaga, so, butter. Kasi 'di ba, 'yung beef mas masarap 'yung mas maraming marbling. Mm-mm. Means 'yung mas maraming taba, 'di ba? So lalagyan natin ng pampalinamnam pa itong butter para sumingit siya habang piniprito mo. Lumalasa siya dun sa beef. So, parang siya na rin yung taba. Oo. No? Yan. Nice. Tapos, Worcestershire. Lagyan natin. 1 tablespoon. Tapos, soy sauce. Mga 2 tablespoon. Okay. Yan. Tapos, salt and pepper. Depende sa gusto nilang alat, di ba? Mm-hmm. Yan. So, tapos, haluin lang natin siya. So, ang very strict lang naman talaga na susundin natin dyan ay yung amount ng flour. Tama ba ako? Oo. Kasi pag sumobra, titigas naman. Oo, titigas siya. Pero like yung ibang sangkap, pwedeng ano na yan, no? To taste. To taste na yung mga panlasa, magpapalasa sa burger. Mm-hmm. Yan. So, yung onion, naging extender siya, saka yung breadcrumbs. Yes. Dumami na siya. Mm-hmm. O, diba? Pang ano na yan? Pang week-long baon na yan? Oo. Ako, sarap yan. Kaso, form lang natin ng patty, mm-hmm. tapos lalagay lang sa ref. And it's something na fun gawin, no? Especially with your kids. So, like, pwedeng sila yung mag-mix, sila yung mag-form ng patty, di ba? Saya gawin nun. Parang pinaka-bonding mo with your kids, di ba? Magluluto kayo, di ba? Yes. Okay. So, po-form na lang natin siya ng patty. Mm-hmm. Ayan. So, na-form na natin yung na-form patty. Na natin, oo. So, yun yung patty natin. Mga 100 grams to 120. Oo. So, sana nakita nyo kung paano finorm ni Chef kanina yan. Hindi, kukuha lang kayo ng pwede siyang ihulma itong mga meat natin para mag-form ng patty. Mm-hmm. Yan. So, kung medyo creative kayo, pwede kayong gumamit ng takip, di ba? Oo. Kagaya ng ginawa na natin kanina. Yeah. Look at that. My goodness. Yan. Ako, maiingit sila sa akin dyan sa studio. So, depende kung anong gustong luto nyo, di ba? Ako gusto ko yung tostado talaga. Oh, masarap nga yung tostado. Pero, chef, di ba yung iba yung iba sa loob, medyo, gusto nila yung medyo raw? Oo, yung mga medium rare, ganyan eh. Okay lang ba yun? Like, kanyari, yung mga meat na binibili natin sa supermarket, ganun, medium din. Kasi minsan parang kailangan talaga yung parang ikaw yung mag-grind eh, no? Oo, ikaw mag-grind. Para fresh talaga. Oh, fresh. Saka, kailangan malambot yung mga meat na binibili natin sa sariwa. Kasi ang meat, hindi naman dapat yung inugasan yan, gaya ng beef, saka yung pork. Yes. Chicken lang yung inugasan talaga. Oh. So as much as possible, kung halimbawa yung mga ground beef na from the supermarket, tostahin na lang natin, no, para sure. Yan. Look at that! My goodness! Tapos itong ano natin, burger bun, nilagyan lang natin ng margarine, tapos tinoast natin siya. Okay. Yan. Mabilis na mabilis lang gawin. Ay!
Kung di natin lagyan naman ng ano to, ng flour, madudurog siya eh. Kaya kailangan talaga. Kaya it serves as a binder ng meat natin. Yan, malapit na maluto. Exciting. So pwede siyang gawing burger. Kung gagawing baon, pwede rin siyang parang burger steak. A burger steak, diba? Pwede rin natin siyang pwede gawing... Pwede siyang rice itop sa rice. Tapos lagyan ng gravy, oh, mushroom gravy, okay na rin yun. So ito, pagka freezer mo, abot to kahit mga 3 months sa freezer. No? Pwede na mag-stock. Naku, naisip ko na yan gawing baon kay Ivan dun sa son ko, sa preschooler ko. Ang gagawin ko naman, bibilog-bilugin ko siya. Pwede, no? Pwede, pwede yan. Tapos rice. O, oh, diba? Ang dahil pwedeng gawin yan eh. Tapos ginawa natin na dressing niya, mayonnaise saka yung cheese sauce. Wow! Okay. Bale, ano lang siya. 1:1 lang. One part cheese sauce, one part na mayo. Oh. Yung ilalagay natin dito. Tapos iba, ketchup yung gusto, diba? Tomatoes. Mm-hmm. Pero ilalagay lang natin dito kasi is yung onion. Okay. And the cheese sauce. Cheese sauce. May natutunan akong bago, ha? Mayo and cheese sauce. Oh. O, di ba? Yan. Pwede natin ilagay. Ito lang muna greens. Grabe. Ipicturean ko yan. Nakagutom, di ba? Pati amoy. Oo, di ba? Yan. Ito, pwede natin damihan to kasi sarap tong dressing ito. Saka hindi siya masyado maalat kasi nga hinaluan natin siya ng mayo. Mayo. Okay. So, lagyan natin onions. Ay, ang sarap. Grabe. Picture ulit. Okay, masyado mainggit ha. Kasi kakainin ko na talaga yan. Ayan. Okay na. There you have it. Ang homestyle burger natin. Patty with butter sa loob. O, oh, diba? Looks good. Okay, so matitikman natin yan, ha? Huwag kayo masyado maingit sa amin. Magbabalik po ang pambansang almusal.